Actually, alam niyo, Attorney Topacio, medyo nalulungkot ako tungkol dito sa anti-terror law dahil sinuportahan nung ito ng karamihan ng mga Duterte supporter nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lang parang nababuyo ngayon tong anti-terror law natin dahil dito sa secretary natin na parang hindi ata ano, hindi ho ata masyadong na-inform. Kasi sa totoo lang ho, ha, ang dami yung terorista sa loob ng kamera. Ang dineclare pa si Kong Tevez na sumasayaw lang budot. Minsan tuloy na, alam nyo, ito Attorney Topacio, ha, sa susunod na rally, wag ko kayo magtatatalon, magsasasayaw. Baka mamaya tawagin na rin kayong terorista. Ganun nung atang basihan nila ng terorista eh. Eh, yun nga, natatakot niya ako kasi pareho kami ni Congressman Tevez, boxer shorts din ang sinusuot namin eh. Karsun skinny din ang ginagamit ko eh. Oo, parehas tayo. Attorney, meron pong napakarami na nanonood sa atin ngayon sa YouTube. Meron pong mga questions yung ating mga netizen. Ano? Sabi nila Arnie Covero, na baka mamaya sa mga pinaggagawa nitong mga ahensya natin, no, operatiba natin dito sa Pilipinas, eh lalo pang ma-approve yung asylum na yun ina-apply ni Congressman Arnie Tevez. Ay opo, alam nyo, isa pang fake news yan na sinabi ni Ginoong Clavano na hindi na daw obstacle yung pagkakaroon ng political asylum. Natatandaan nyo yung Zoom interview pa, yung napakalabit yung mukha ni Director Delemos sa camera. Sabi niya, wala kaming pakialam dyan sa political asylum. Basta kami, deportation. Ha? Eh, hindi yata niya alam na maraming klaseng paghiling ng political asylum sa Timor-Leste. At sa international law po, yan ay isang kilalang paraan kung isang tao na pinapersecute, inaapi at tinutuligsa sa kanyang sariling bayan ay humingi ng saklolo sa ibang gobyerno. Hindi lamang po yan judicial, yan po ay isang executive prerogative din. So wag po nilang sabihin walang political asylum, everything is on the table insofar as itong si Congressman Tevez is concerned. At sabi nga po ng isang abogado ni Ginoong Tevez sa akin na dating prosecutor general ng Timor-Leste at may doctorate ha, sa criminal law sa Timor-Leste, na yung ginawa nila, akala nila nakascore sila noon, kinancel nila yung passport. Sabi niya, mas mahihirapan kami ngayon, i-deport ito kasi walang travel documents ito eh. Yung sinasabi ni Mico Clavano na undocumented alien dapat i-deport, yun po ay nag-a-apply sa isang tao na pumasok sa isang bansa illegally in the first place. Pagkatapos nahuli, wala siyang dokumento. You have to remember that Congressman Tevez entered Timor-Leste legally and then he sought political asylum. So hindi po applicable yan. Kaya Utoy, basa-basa lang ng konti pag may time please ha. Tara, hindi nakakahiya yung pinagsasabi mo. Attorney Topacio, shout out sa iyo ha. Sino man yung Utoy na yon. Pero alam nyo, Attorney Topacio, si Clavano masyadong bagito he wants to play with the big boys. Konting ensayo pa. Kami ay major league na, nasa little league ka pa lang. So medyo konting practice pa, Utoy.